Alright mga bro, magandang araw na naman. For today's video mga bro ay magbubuo tayo ng transmission gears ng XRM125. At kung bago ka pa lang sa kanyang channel mga bro ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright, KRYJ Moto DIY. Okay mga bro, dito tayo magsimula sa countershaft mga bro. Yun mga bro, first gear ang una nating inalagay, yung pinakamalaking gear sa countershaft. Tapos isunod natin itong third gear mga bro. Yan, dapat ganito ang plastada mga bro. Dapat ang mga ngipin na yan o yung mga gear dogs ay papasok doon sa butas ng first gear mga bro. Hindi naman yan papasok mga bro pag baliktad dyan sa may butas na yan mga bro. Dyan dapat papasok yung ngipin ng third gear mga bro. Ayan, ganyan dapat ang kanyang plastada mga bro. Pagkatapos nyan mga bro ay isusunod na nating ilagay ang snap ring mga bro para sa fourth gear. Ayan, gamit lang tayo ng ganyang pliers mga bro para di tayo mahirapan sa kalisod. Kunting aginod lang mga bro, hinahinay, tapos papasok din yan mga bro. May maikling kanal dyan mga bro na kanyang paglagayan. Yan, tapos isunod naman natin ang spline washer. Pasok lang dyan, isunod sa snap ring. Pagkatapos ay isunod na natin ang fourth gear. Yan mga bro, yung kanyang ngipin ay iharap nyo doon sa third gear. Tapos spline washer. Pagkatapos naman ay yung lock, yung kanyang snap ring mga bro. Ganyan mga bro. Kunting hiyud-hiyud lang mga bro, papasok din yon. At siguraduhin natin mga bro na mag-fit siya sa kanyang lagayan mga bro. Ganyan. At pag naipasok na natin mga bro ay isusunod naman natin ang malaking washer. Dyan yan mga bro, isunod natin sa fourth gear. Pagkatapos ay ang collar mga bro. Yan, kasunod siya sa washer mga bro, dyan sa loob. At saka isunod na natin ang second gear mga bro. Segunda mga bro, dapat yung collar mga bro ay papasok dyan sa may lagayan sa second gear. Ganyan ang plastada mga bro. Alright, at dito naman tayo sa main shaft mga bro. Yan mga bro, third gear ang kasunod sa first gear mga bro. Yan, pagkatapos ng third gear mga bro ay ilalagay na natin ang snap ring. Ganyan mga bro, ang kanyang ngipin mga bro ay dapat nakaharap sa fourth gear dahil ang fourth gear ang susunod sa third gear. Ganyan mga bro, ikot-ikot nyo lang mga bro na dapat magka-lock yung mga gear dogs mga bro. Katapos naman yan mga bro ay ilagay na natin ang snap ring para sa second gear. Yan mga bro. At pagkatapos nyan mga bro ay spline washer naman ang kasunod. Isigurado lang natin mga bro na nakapasok siya sa kanyang paglagayan mga bro. Yan, spline washer, isunod. Pagkatapos ay ang segunda na mga bro, ang kanyang ngipin mga bro ay iharap doon sa fourth gear. Tapos ang kanyang lock mga bro, lock washer mga bro. At para hindi kayo mahirapan sa kalisod mga bro sa pagpasok ay gagamit kayo ng socket or tubo mga bro na pag nakakasya dyan sa paglagayan ng washer. Ganyan lang mga bro, kunting pupok, pagkatapos ay papasok na yan mga bro.
mag-automatic lock yan mga bro. Ganyan mga bro. At kung nagustuhan nyo ang video na to mga bro, ay paki-subscribe naman at paki-click ang notification bell para ma-update kayo sa susunod pa natin na mga videos. Alright!